helper si Mang Rudy sa isang private institution. Matagal-tagal na rin itong namamasukan doon. Ngunit dahil nga nagka-pandemic, ay nawalan ito ng trabaho dahil halos 2 taon online ng lahat ng transaksyon at walang opisina na nagsasagawa ng face-to-face. Kung may nag-ooperate man, ay piling-piling empleyado lamang ang nakakapasok at isa nga si Mang Rudy sa napasama sa forced leave. Kung kahit nagkautang-utang siya na hanggang sa ngayon, ay kanya pa rin unti-unting binabayaran. Laking pasasalamat niya ng unti-unti nang bumabalik sa dati ang sitwasyon. Bigla siyang tinawagan ng kanyang agency at pinapabalik na sa kanyang trabaho. Kilalang masipag sa trabaho si Mang Rudy. Tahimik lang ito kapag nasa trabaho, ni hindi mo nga maramdaman ang kanyang presensya na naroon pala siya. Ngunit ang kanyang paglilinis na ginagawa araw-araw sa opisina ang makakapagsabing naka-duty siya dahil sa sobrang linis nga nito. "Good morning po, sir," bati ni Mang Rudy kay Rob, head supervisor ng company nila. "Uy, Mang Rudy, kamusta?" Nakangiting bati nito sa kanya. "Ang tagal na nating hindi nagkita. Kamusta ang buhay-buhay natin?" Sabay tapik sa balikat ng matanda. "Okay naman po, sir," mahinang tugon nito. Libre ang lunch ng isang supervisor. Privilege kasi nila yon. Kaya naman si Rob ay tumatawag na lang sa cafeteria ng kanyang free meal. Kadalasan ay hindi niya ito inuubos. Bukod sa busog pa naman siya, ay sobrang busy nito sa mga paperworks. "Sir, okay na po ba kayo dito?" tanong ni Mang Rudy, sabay turo sa kanyang plato na hindi halos nagalaw ang pagkain. "Ayo, Mang Rudy, pasuyo na lang po. Salamat," nakangiting sabi ni Rob dito. Mag-aalas 2 na noon at talaga namang kumakalam na ang sikmura ni Mang Rudy. Kiyat pikit mata niyang kinain ang tirang pagkain ni Rob. Kanin na tortang talong na halos hindi naman nagalaw. "Sayang naman kung itatapon lang. Malinis pa naman ito," sabi ni Mang Rudy sa kanyang sarili. Kiyat nagtago siya sa likod ng pantry at dali-dali niyang isinubo ang tirang pagkain ni Rob. Pagkatapos ay kumuha siya ng isang basong tubig. Kahit paano ay nakatawid ang buong maghapon ng matanda. Bibigay na kasi sa gutom ang kanyang katawan, kaya naman talagang nakaramdam siya ng matinding gutom. Ganoon palagi ang routine sa kanilang opisina. At ganoon rin si Rob, palaging may tirang pagkain sa kanyang plato. At napakalaking pasasalamat noon ni Mang Rudy, dahil nakakalibre siya, kesa naman bumili siya ng pagkain sa kantin. Sayang ang 100 piso. Pambili na rin nila iyon ng bigas at 1 dilata. Kinabukasan, nilapitan niya si Rob. "Ah, sir, alauna na po. Hindi pa po ba kayo kakain?" tanong ni Mang Rudy sa binata. "Naku, Mang Rudy, nagugutom na nga ako eh. Kaya lang tinatapos ko lang tong mga papeles." "Ah, ganun po ba? Gusto mo, sir, kuhanan po kita sa cafeteria? Ano po ba ang gusto nyo?" tanong ni Mang Rudy sa kanyang boss. "Naku, maraming salamat na lang, Mang Rudy. Sa labas na lang kasi kami kakain ngayon. Kaya naman minamadali ko na to." "Salamat po ulit, Mang Rudy, sa pag-aalala," nakangiting sabi ni Rob sa matanda. Dismayadong tumalikod ang matanda at pumunta na lamang siya sa pantry at uminom ng 2 basong tubig sa kumuha ng candy para lang mapawi ang kalam ng kanyang sikmura. Kinabukasan ay hindi nakapasok ang matanda dahil sa matinding sakit ng tiyan. Agad niya itong ipinaalam sa opisina. Pinayagan naman siyang magpahinga ng mga ito. Ngunit kahit hindi pa gaano kaganda ang pakiramdam ni Mang Rudy, ay pumasok na rin ito ng sunod na araw. "Good morning po, Sir Rob," bati niya sa binata. "Oh, Mang Rudy, ang akala ko po ay may sakit kayo," tanong ni Rob sa matanda. Okay na po ako, sir. Lalo lang po akong magkakasakit pag nanatili ako sa bahay," paliwanag naman ni Mang Rudy. "O sige, basta po, pag hindi maganda ang pakiramdam nyo, pwede naman po kayong umuwi," sabi ni Rob dito. "Salamat po, sir," at nagtungo na nga ang matanda sa kanyang area. Mag-aalauna na naman ang tanghali, kaya naman muli niyang nilapitan si Rob. "Sir, tapos na po ba kayo dito?" turo niya sa platong may adobong manok at kakaunting kanin. "Ayo po, Mang Rudy. Pakinalang po. Salamat."
Nanginginig ang mga kamay ng matanda nang kunin niya ang plato, kaya naman hindi niya namalayan na nalaglag ang plastic spoon. Napansin niyo ni Rob kaya naman siya na lamang ang dumampot ng malaglag ang kutsara at pumunta sa may pantry upang doon ay itapon. Subalit laking gulat na lamang niya nang makitang kinakain ni Mang Rudy ang tira niyang pagkain. Nakaramdam siya ng habag sa matanda. Kaya naman umalis na lamang siya upang hindi siya makita nito. Kinabukasan ay maaga siyang nagpa-deliver ng kanyang pagkain sa cafeteria at bumili pa siya ng isa pang ekstrang ulam na may kasamang bottle juice. Ngunit alauna na ay hindi pa rin niya ito ginagalaw. Muling lumapit sa kanya ang matandang naglilinis. "Sir, hindi pa po ba kayo kakain? Lampas alauna na po ng tanghali. Baka po magutom kayo niyan," sabi ni Mang Rudy. "Hindi pa po ako gutom eh. Sige po, iligpit niya na po yan," sabi ni Rob sa kanya. "Sigurado po ba kayo, sir? Okay lang po ba kayo?" tanong muli ng matanda. "Oo naman po, Mang Rudy." "Sige po, sir. Ligpitin ko na lang po ang mga ito," sabi ng matanda. "Mang Rudy," tawag muli ni Rob sa matanda. "I-plastic niyo po. Huwag niyo pong itapon. Malinis po ang lahat ng yan." Nagtataka ang matanda sa sinabing iyon ni Rob. "Huwag niyo po sanang mamasamain, Mang Rudy. Gusto ko lamang pong malaman kung bakit niyo po kinakain ang mga tira kong pagkain. Pasensya na po kung tinatanong po kita ng ganito, ha. Minsan po kasi ay naabutan kitang inuubos mo yung tira kong pagkain." Napayuko na lamang ang matanda at humingi ng paumanhin sa kanyang boss. "Naku, sir, sorry po talaga. Pasensya na kayo. Gutom na po kasi talaga ako noon. Hindi na po maulit, sir," nahihiyang sabi ni Mang Rudy sa kanya. "May problema ka po ba, Mang Rudy? Di ba po ang sabi ko sa inyo, pag nagmi-meeting tayo, na hindi lang tayo magkakatrabaho dito, parang pamilya na po tayo dito. Kaya kung ano man po ang problema ng bawat isa, ay huwag pong mahiyang lumapit," sabi ng binata. "Naku, sir, nahihiya po kasi akong magsabi sa inyo. Nakapos po ang sinasahod ko dahil sa mga utang namin nung lockdown. Kaya po nagtitiis akong kainin yung tira niyong pagkain. Alam ko naman pong malinis yon. Pasensya na po kayo. Nakakahiya po talaga dahil nakita niyo pa po ako," maluwalo ang sabi ng matanda. "Mula ngayon, hindi mo nagagawin yon, Mang Rudy. Paano na lang po kung may sakit ako? Eh dinahawa pa po kayo sa akin. Lalo pong kawawa ang pamilya niyo na umaasa sa inyo kapag nagkasakit kayo. Mula po ngayon ay sabay na tayong magla-lunch. Sagot ko na po ang food niyo sa kantin. Saka ito po, para sa inyo to, Mang Rudy. Para sa iyo ang lahat ng yan." Sabay abot ng mga groceries at isang sakong bigas sa matanda. "Akin po ang lahat ng ito?" Hindi makapaniwalang tanong ng matanda. "Opo, Mang Rudy. Sa inyo pong lahat ng yan. Para po bago kayo pumasok, ay may laman po ang inyong sikmura. Sa lahat ng empleyado dito, kayo lang po ang may pinakamahirap na ginagawa. Kaya deserve niyo po ang lahat ng yan, Mang Rudy." Nakangiting pagkakasabi ni Rob. "Naku, Sir Rob, maraming salamat po sa inyo. Malaking tulong po ito sa aming pamilya." Pagkatapos niyang magpasalamat, ay tuluyan na ngang tumulo ang luha ng matanda. Abot-abot ang pasasalamat niya sa kanyang mga katrabaho, lalo na sa kanyang boss na si Rob, na naging daan ng pagpapala sa kanya. Nabalitaan ito ng management at agad na inabsorb si Mang Rudy. Hindi na siya under ng agency, bagkos company na mismo ang direktang nagpapasahod sa kanya. Napromote din ang matanda bilang housekeeping supervisor, kaya naman unti-unti na niyang nababayaran ang kanyang mga pagkakautang. Nang makita silang muli ni Rob, ay siya naman ang nanlibre sa kanyang dating boss na minsan ay naging malaking parte kung saan man at ano na ang posisyon niya ngayon sa buhay.